Bravo. Food. At chikahan. All in one. Sa Anything Goes with June Lalim. Good afternoon, ladies and gentlemen. Yan, live na live po tayo. Yeah. Sa Anything Goes. Alam nyo, nandito ako sa kwarto ng friend ko dito sa Dubai, United Arab Emirates. Yan. Medyo na-stress ako kasi nahirapan ako mag-log in sa ating stream right. Pero syempre, nandito pa rin kami para ibigay ang latest, ang hottest na mga chikahan. Ang co-host ko napakaganda pero ang feeling ko basahan ako. Ang ganda-ganda niya, super naka-powder siya. Oh, let's all welcome Vix Almacen. Natural light lang niyan, Kuya June. Hello, Kuya June. Kumusta na dyan sa Dubai? And hello sa ating mga viewers ngayong hapon dito sa Anything Goes dito sa Abante Tele Tabloid. Oo. Parang alam mo kasi behind ng 4 hours dito, kung 4 p.m. na sa Manila, dito ay tanghali pala, nagugutom na nga ako, diba? So actually, nag-e-edit pa ako ng Abante. I'm still doing one story about the about Francine and Seth Pedelin. Topic natin yan kasi may pelikula na sila mag-start na this April. Tiyak na matutuwa ang mga fans nila, di ba? Yes. Oo, pero syempre, punong-puno pa rin tayo this afternoon. Syempre, ang isa sa matinding topic natin ay ang pagpasok na sa Channel 7 ng GMA Network. Syempre pa ng kapamilya, noontime show na. It's showtime ni na Vice Ganda, Ogi Alcacid, Bong Navarro, Kim Chu, Ami Perez, and Miss Karil, yan. Yes, Karil. Tatlong hari, yan. Kumpletuhin natin. Dahil baka maging issue, ah. Binakbakan nga ng mga fans niya ang It's Showtime dahil naapi-api daw, pinaburan daw si Kim Chu. Siyempre, pag-usapan natin yan maya-maya, di ba? Pero, siyempre, napakarami pa natin mga topic for today. Ito nga, it's, siyempre ngayon, TPJ versus It's Showtime. Parehong nasa main channel. Nasa main channel, siyempre, ng MVP Group or ng Media Quest. Ang TPJ, dahil nasa Channel 5 sila, siyempre pa, ang Itbudagan nila at ang kanilang Dabar Cards. Pero ngayon nga, nasa Channel 7 na, papalit sa time slot, okay? Time slot po ng pelikula ngayon kasi pelikula nakasalang, di ba? Yes, sa, lunchtime, movie time. Oo. Pero simula nga sa April 6 ay mapapanood na sa Channel 7 ang It's Showtime. Yeah, and so babalik na yung ano, abot kamay na pangarap sa 2:30, no? Medyo bumaba sila ng konti sa ratings kasi nga napaaga sila. Pero babalik na nga sila sa dati. Pero eto nga ang sinasabi, it's a TBJ versus It's Showtime ngayon. Matinding labanan, di ba? Oo. Siyempre, kahapon nga kung napansin nyo, maraming pagbabago sa Itbulaga. Pati yung oras ng pasok ng mga segments nila, di ba? Pati ang therapy na dati, panghuli daw, inagahan na ngayon. Ito ba ay paghahanda dahil sa pagtapat sa kanila ng GMA Channel 7 ng It's Showtime starting April 6 ngayon na big birthday celebration ni Vice Ganda ni Meme Vice, di ba? Yes. What do you think? Mm-hmm. What do you think? Ako excited niya. I'm sure paghahandaan din ng Itbulaga ang pagpasok ng It's Showtime sa GMA, di ba? Uy, may mga bagong segments nga daw, di ba? At talagang mas malaki mga papremyo ay pamimigay, di ba? At saka, kagabi nga, naganap yung dinner ni Vice Ganda para sa mga ABS-CBN bosses at kay Miss Annette Gozon. Ang bongga. Napinos niya kagabi, di ba? Parang thankful siya. Okay. Maganda rin naman na magkakaibigan, di ba? Na maging okay. Tayo hindi na tayo sasawsaw sa mga sinasabi ng iba na kung ang GMA 7 daw bang nawala ng franchise, gagawin daw ba ng ABS-CBN na kukupupin sila? So, tayo hindi na natin dadagdagan pa yung mga issue niyan, di ba? Yeah. Siyempre, life goes on. Sabi nga, ano nga ba yung kasabihan? Sandali ha. Merong kasabihan. Show must go on. Show must go on. Hindi,
leave and ano nga ba? Basta may kasabihan eh na ano yan na yung kumbaga ayaan natin na kumbaga yun nga ayaan natin na hindi lang tayo yung mabuhay kundi lahat, di ba? O may karapatan, di ba? Right. Pero ano nawala sa sarili ko eh kabisado ko yung kasabihan na yan before. Pero dahil hindi ko naman siya matandaan, eh, let's move on. Ha? Oo. Huwag tayong mga parang mga broken-hearted na hindi makapag-move on sa kanilang mga love life. Pero yun nga, ang sabi, eh, ang pagpayag daw ng GMA7 na ilagay sa kanilang main channel ang It's Showtime ng Kapamilya Network, Kapamilya Studios o ABS-CBN Studios ay bunga daw ng magiging malaking pagbabago sa TV5 kasi nga 'di ba this April na rin ay magkakaroon na ng back-to-back ang It Bulaga at ang bagong show ni Willie Revillame, ang bongga. Pero alam mo ba sa Tuesday ang last meeting bago magkaroon ng formal announcement tungkol sa bagong show nga ni Willie Revillame. Ano nga bang magiging title? Wawa Win ba? Willing Willie? Ano nga ba? Diba? So abangan natin. Ayaw pa magsalita ni Kuya Will o ni Willie Revillame. Pero sa Tuesday, last meeting niya. And after that, magsasalita na, magbibigay na ng official statement si Willie Revillame para sa kanyang bagong show na kabak-to-back ng It Bulaga. Siyempre si Willie friends then with Joey De Leon, di ba? Kung matatandaan, napasok siya sa GMA7 dahil kay Mr. Mike Enriquez, the late Mike Enriquez, at kay Joey De Leon din, di ba? Sila yung talaga naman parang naging bridge ni Willie sa GMA7 management. Pero yun nga, parehong wala na si Willie and Joey ngayon sa GMA7, no? At eto nga, palalakasin daw lalo ang TV5 dahil nga sa back-to-back na yan, di ba? So sa Tuesday, yes, ang last meeting ni Willie Revillame at magkakaroon na ng announcement, official announcement si Willie at ang MediaQuest Holdings. Siyempre, ang MediaQuest na namamahala sa TV5 at iba pang mga network ni MBP. And, so, pero ano masasabi mo? Bigs, lalo na ngayon kasama na rin sa It's Showtime official na si Darren Espanto. Yes, no contract signing niya ay official nang welcome si Darren sa It's Showtime bilang bagong host. And actually kasi si my advice din yung nagsabi na gawin siyang host no, sa isang segment. Pero kasi matagal na din siya sa It's Showtime bilang hurado, di ba? Pero malakas si Darren kay Meme Bass. Yes. Kasi alam mo ba sa concert niya sa June 1, di ba? Tama ba? Sa Araneta Coliseum. Yung detail. Special guest si Meme Bass. Sina Meme at si Darren daw mismo nag-usap tungkol dyan, di ba? Uso na ngayon eh, yung mga nagko-concert, lalo na yung mga mas junior na katulad ni Darren eh, nakikipag-usap sa mga big stars, mga malalaking singers para maging guest sa kanilang concert, di ba? Umuod daw mismo si Bass kay Darren, sabi ng source ko, di ba? Kaya naman pala yung flex ni Bass sa concert ni Darren, di ba? Pero bago tayo lumipat ng topic, eto, ano masasabi mo? Naapi nga ba si Karel dahil silang dalawa ni Chang Ami ang rumampa at solo si Kim Chu. Sabi ng mga fans, bakit ganon? Dapat solo rin si Karel, di ba? Ang anak ni Shasha Padilla. Oo, ano masasabi mo doon? Well, pero ano, naniniwala ako dapat nga solo din si Karel tsaka si Chang Ami kasi lalo na for Karel na mas nauna siya sa It's Showtime. Siguro baka may ano lang. Sana si Karel at saka si Chang Ami solo din, di ba? Like Kim Chu, di ba? Pero bibilib ka rin talaga sa mga fans ni Karel, no? Hindi nagpakabog, talagang nag-react sila. Talagang ayaw nilang pumayag. Bakit ginano ng aming idolo, di ba? At ang trending, ha?
At nag-trending. Okay na kusapan talaga, di ba? Yan, mas, mas ano ko na, naayos ko na kung saan ako pupuesto na sa gitna na ako ngayon. Diba? May ilang. Pero yan. Yung nakakaloka, no, na may mga intriga, di ba? Pero yun nga, aabangan sa April 6, sabi nga ron ni Vice, eh, hindi niya inakala na makakasabay ng kanyang birthday celebration sa show ang pag-airing nila sa Channel 7 ng GMA Network. Yes. At ito na, gusto raw niyang maging guest ang iba't ibang Kapuso star sa araw na yon, including Alden Richards and Ding Dong Dantes. Pero feeling ko hindi papayag si Alden this time. Kasi parang, di ba, kasi walang guest, walang ipopromote. Ipromo lang siya, di ba? Oo, tapos, syempre, mahiya. Double cards, di ba? Kasi part din siya na. Sa politics. So, ayan, nawawala. Patingin mo, sino man natalo sa araw na yan? It's showtime. Kasi siyempre, maraming nag-aabang sa pagpasok mula sa GMA. Ayan, wala ka ng audio. Ay, magpakabog ang Itbulaga, di ba? I'm sure, I'm sure. Present lahat ng Dabber Cuts, di ba? Yes. So, yeah. At saka, I'm sure, knowing Vice, talagang padaan-daan niya yung opening number, no? Birthday pa naman niya yun. At balita ko yung sa GMA studio, baka gawin ang, ano ba, ang unang episode ng It's Showtime. Masabi yun, di ba? Yes. Pero, co-production niya, di ba? Co-prod? Ando, shared profit, pero black time pa rin. Uy, pero paano yung sinasabi, ipapasok na ano, meron na ba? Sino ba yung papasok na Kapuso star doon dyan? Sa naging interview nga ni Vong Navarro sa Fast Talk with Boy Abunda, sinabi niya na inaayos na raw kung na yung pagpasok ng Kapuso star or stars na maging co-host nila sa Showtime. Kasi inaayos pa kung magiging regular, daily, or semi-regular, or iba-iba nga bang Kapuso stars ang makakasama nila sa It's Showtime. Ah, pero yan nga, ay nagbe-benefit nga dyan. Ay, sa mga pagandaan, pakabugan, pabonggahan, di ba? Pati sa price. Panalo dyan. Kung saan ay pwedeng manalo ng limpak-limpak na salapi ang viewers. So, abang-abang na lang tayo lang back-to-back ng Eat Bulaga at ng game show. Si Willie Revillame. Ako, dami. Oh, exciting. Si Kuya Will ay excited na mabigay ng limpak-limpak na salapi at kung ano-ano pang mga propenyo. Balita ko, may inihahan papenyong house and lot sa pilot episode. Pero teka, maganap na kaya kaagad ang pilot episode sa April 8? Wala naman ng It's Showtime sa GMA Center. Pero yan, abangan after final meeting ni Willie Revillame with the TV5 MediaQuest Holdings people, ay siguradong may i-announce na siyang good news. Kaya yan niya sa ang bongga, abang-abang na lang, di ba? Yan. At syempre, ito ang bonggang-bong. Abalik ng Pilipinas si Labi po this April para simulan ang kanya. Pero maganda, eh, nag-announce na kasama nga siya sa isang pelikulang isushoot, di ba? Tahal, bagong hat, movie na naman. Labi, how bongga, di ba? Si Labi, di ba? Yes. And entertainment, sinabing Filipino star, Labi po joins Adam Beach in movie from Agents of S.H.I.E.L.D. producer and director Gary A. Brown. Di ba? Excited na lahat for that movie. Ako nga kanina, congratulate ko si Labi. Sabi niya kasi, she's really grateful for the opportunity to work with such amazing filmmakers and be part of the inspiring true story of Paul and Marie Pullerton, ang bongga. Pero, yeah. Nag-congratulate ako sa kanya, eh, nag-thank you kaagad si Labi. And, eto, okay,
ka-message ko mismo si Labby, US number. Sabi ko, so happy for you, congrats. Sabi niya kaagad, no, thank you so much, Tito John, always, sabi niya. Sabi ko, take care. Alam mo, ang maganda, hindi siya nakakita sa kanyang nasa entertainment. Yan. Napakabait ni Labby. At wala siyang balak iwanan ang local movie. Kaya nga siya uuwis April sa Guilty Pleasure na shooting, di ba? Baka i-back-to-back na rin yung kanyang bonggang action movie sa Regal, no? Tingnan natin kung magagawa niya ba o kailangan siya umalis. Mas meron pa siya horror movie, international horror movie na ipoproduce niya at starring ang mga Pilipino rin, no? At ibang Hollywood stars. Siyempre, pagtutulungan nila iyan at ng ganda yan. Na directed by Gerald Tarog, ha? Yes, yes. Oh, di ba? Ang bongga. Oo. Yes. Pero ako, I'm so happy with Labby. Natatanda mo na umuwi si Labby talaga, nakipagkita siya sa mga press people, di ba? Nagpa-interview siya. Kaya pag-uwi ni Labby, makakatsikahan po natin siya dito sa Anything Goes, di ba? Ako, I'm so proud na naging publicist ako ni Labby. Di ba? Oh, nakaka-proud, di ba, na Hollywood star na ang isa sa mga alaga ko, di ba? Isa sa mga PPR ko. At saka yung director niya ay director ng Agents of S.H.I.E.L.D. na isa sa mga project ng Marvel, di ba? So malay natin maging tulay yon para makuha niya ang role na Wave, yung Pilipinay superhero sa Marvel. Di ba? Di ba kasi diba? Inaano, 'di ba? Sinasabi nga na kailangan gusto ng mga tao mag-ano siya, mag-audition for that role, 'di ba? Feeling ko, feeling ako. Syempre sa Hollywood naman hindi pwedeng i-announce, eh, 'di ba? Pag may announcement na, doon lang pwede magsalita rin yung actor. Even pare, 'di ba? Maski audition, bawal nila sabihin ko kung saan sila nag-audition, eh. Oo nga. Pero parang nababother ako, alam mo kung saan? Saan? Sa powder mo, parang makapal. Parang ang puti-puti mo. Ilaw lang yan, natural light. Ganon? Yes. Pagbibigyan lang nga kita. Pero alam mo ha, lumipot-libot ako dito sa Dubai. Nakakatuwa na ang daming nanonood ng show natin. Ang daming natutuwa na napapanood kanila, di ba? Oh, wow, ikaw na thank you naman. Co-host daw for me. Oh, ako baka mag-react ang mga dating naging co-host ko, pati mga nag-guest co-host sa akin, di ba? May ganun. Pero yun nga, alam mo, nakakatuwa, aabangan natin yung pelikula ni Labby po. And this April nga po, babalik siya sa Pilipinas para mag-shooting po ng Guilty Pleasure po ng Regal Entertainment na Mother Lily at Rosel Monteverde. April na po yan with JM, hindi, with JM, with JM, JM De Guzman, and Jameson Blake, at marami pang iba, di ba? Okay. Alam mo naman, eto na, nakakaaliw yung ano, no? Parang first time nagpa-interview ni Kim Chu naman kay Doktora Vicky Bello, di ba? Yes. Dati namin nga nanonood sa Vicky Bello vlog, yan, sa YouTube, at pinapanood po si yung interview nga ni Doktora Vicky ng pamosong beauty surgeon kay Kim Chu na siyempre pa ay ang tawag na endorser niya, di ba? Alam mo ba, yung unang video na in-upload, 484k views na. Pero ang ganda ng interview niyang panoorin niyo. Tapos meron siyang bago, 20 hours ago, is Spill the Tea with Kim Chu and Dr. Vicky Bello, di ba? Ang bongga. So yan, sana panoorin nila, nakakatuwa. Sabi nga ni Dr. Bello na makachat namin, sana nga, nagpasalamat siya no, sa Abante na, yun nga, eh, dahil isinulat ko yung kanyang vlog with Kim Chu, no? Sabi niya, sana nga raw lumakas pa, sana maging millions ang views. Pero ganda ng interview, dapat panoorin, di ba? Hindi lang tayo dapat makontento doon sa mga namimake up lang kay Dr. Vicky Bello at yung mga nagnanako ng video niya, di ba? Yes. Oo nga. Ikaw, napanood mo na ba yung video na yon? Dahil dyan, napanoorin ko yan. Pero knowing Kim Chu na ang daming-daming followers niya at supporters, I'm sure tatalpak yan ng, or aabot siya ng million views. So, yun ang pangarap ni Dr. Bello.
sabi ni Dr. Rabelo sanang araw. Kaya salamat daw sa yun nga sa suporta ng Abante sa kanyang vlog, di ba? Pero ito ang bongga-bongga kung last year isinama ni Bea Alonzo ang kanyang pamilya sa Hong Kong and this February po isinama niya pa rin sa Singapore. Talaga naman nag-enjoy sila. Makikita niyo po sa Instagram niya at ibang pang social media accounts. Di ba? Ang saya nila nila Mami Mary Ann, ang kanyang mami na napaka-PR, napaka-bait, no? Ito nga, isasama naman daw niya ang pamilya niya sa Japan. Yan, inaayos na po ni Bea. I think this April yan, pati mga pamangkin, ang dami niyang isasama, ang bongga, di ba? Talagang una ang pamilya para kay Bea Alonzo, di ba? At syempre, tahimik lang si Bea, yung mga iba pinapalabas na nagkabalikan na sila ni Dominic Roque, pero sabi naman ng mga close niya, it's not true. Sinasabi kasi na iba na suot niya na ulit yung engagement ring, eh lumang picture daw yun, di ba? Pero yun nga, busy-busy si Bea ngayon sa Widow's Web. Tama ba yun? Yes. So, Carla Abellana sa GMA7, yan, nagtitaping na sila, di ba? Magiging kanya yata yun, eh. Ganun ang uso ngayon kasi, yung taping na taping, di ba? Alam mo, nakita ko nga, si Angeline Quinto, na last day na kagabi, o nung isang araw ba yun? Sa What's Wrong with Secretary Kim. Pero yung buong show ba, nag-last day na? Oh, hindi pa yata. Para malapit na silang matapos. Maski yung Korean guy umuwi na eh, bumalik na ng South Korea. Yes. Advance na kasi dahil nga sa view. Oo nga. Pero hindi kaya pinaikli na yung role ni ano ni Angeline kasi parang tinatalbugan niya si Kim. Tinatalbugan niya dahil siyang kumanta ng ano, team song na isa sa team song. Mr. Right. Mr. Right. Kaya mo nga, ikaw nga ba si Mr. Si Mr. Right. Ikaw na bang naman? Icing sa cupcake ko, tama ba? Yeah, sa ibabaw ng cupcake. Oh, pinauuna ko po, hindi po totoong wala kami sa tono. Oh, sinasadya po namin para wag po kami may strike. Oh, mas magaling yata akong singer kay Angeline Quinto, di ba? Oh, gusto mo ba kumanta pa ako? Anong gusto mo pang kantahin ko? Yung lagi ng Bini daw. Ay, hindi ko alam yun eh. Oh, ito na lang. Yung isa sa itong mga famous song. Kanta niya ulit natin. Alam mo, feeling ko, pag ano, baka kunin tayo na kumanta o gawin yung version natin sa etong sa Kim Pao series na What's Wrong with Secretary Kim, di ba? Oh, yes. Alam natin yung kanta. Alika, mag-duet tayo. Ikaw na ba si Miss Carrot? Ikaw pa ang mahalang my life. Ikaw na ba ang sinong ibabaw na icing ay cupcake ko? Yan, okay. Ayan, wala. Paalala po ulit, talagang sinasadya po namin na ibahin ng tono para wag po kami mag-strike. Pero mas magaling, mas maganda yung ano natin, di ba? At least, no, kung yung pakikinig nila sa mga kanta ni Kim Chu at ni Angeline, eh, talagang tunog na ang ganda-ganda. Kami po, eh, tunog lata. Kasi po, ang totoo niya, kailangan po pasukin ng mga delata na sponsor. Diba? Kaya kailangan tunog lata yung pagkanta namin ni BX, di ba? Pero kung yan, may can show, tayo naman can song. Pero yun nga, nakakatuwa na number one sa view ang syempre ang What's Wrong with Secretary Kim. Paolo and Kim Chu, di ba? The most watch nga ang bongga, di ba? At ipinapalaman hindi, sa US and Canada sa pamamagitan ng I1PFC. Di ba? Mm-hmm. At saka nakakatuwa pa, no? Dahil sa lakas ng series ay number one sa Google Play Store at App Store ang app na View. Oo. Eh samantala, ang View nga hindi ko siya dina-download, di ba? Ngayon parang gusto ko mag-download kasi binigyan ako ng premium access. Yan, thank you very sana much. All. Diba? Wala ka ba? Wala. Tatlo yung binigyan sa akin, i-share ko sa yung isa. Oo. Wow, bonggels. Oh, saka nakakatawa din, no? Kasi marami ding, lahat pa puro-papuro tungkol sa show na maraming kinikilig at nagamitab sa version natin. To think na ang dami-daming nanood ng original version. Oh, version po ng Pilipinas, ang ibig niya sabihin. ABS-CBN Studios, no? Baka isipin nila, tayo yung ano, may version tayo ng...
sabi King. Kim. Diba? Pero nakakatawa, no? Pakilig sila. Romantic comedy naman. Kung sadling lang ay heavy drama, eh talaga naman dito sa What's Wrong with Secretary Kim ay sobrang nakakakinig sina Paolo and Kim Chu. Yan. So, what's our next? Rupa, pasabog ang kaseksihan. Ay, oo. Nag-post ka kasi si Rupa sa kanyang social media accounts na abang nasa poolside may hawak ng buko, di ba? Sabi niya nga pampabawas stress, di ba? Pero ang mga tao nga, sabi, ang sexy, napakomment lahat, di ba? Sabi nga ni Rahul Laurel, bakit parang bumabata raw, reverse ang aging ni Rupa dahil bumabata. Sabi ko, in love? Oo. Tapos sabi sa akin ni Rupa talaga sa message sa akin, don't comment na. Yan. Pero syempre, like Rupa, pasabog din ng kaseksian ng kanyang mga anak na sina Lorene at Benis na kasalukuyang nagbabanding niya sa Beverly Hills ang magkapatid. Alam mo kung bakit pumunta sa America rin si Benis? Kasi naghahanap na siya ng school. Plano niya next year doon na mag-aral. Kasi Rupa eh medyo senti-senti na dahil sabi niya nga wala na nga si Lorene eh mag-aaral pa sa America si Dennis, pero syempre the best lang ang gusto niya sa mga anak kaya hindi naman siya kontra sa decision ni Dennis na mag-aaral na rin next year abroad o sa America. What can you say, Dix? Bongga siya. Medyo nakakalungkot pero para din yun ang kila Lorene at Dennis, di ba? Para they have a good education. And siyempre naman magiging busy naman si Miss Rupa dito, so parang mas malilis yung pagiging senting niya, di ba, pag nasa work siya. Yeah, actually she's really busy right now kasi hanggang sa May pa naman ang taping ng Can't Buy Me Love. Can't Buy Me Love. Hanggang May 20 pa sila e-ere. So, yan, ilang weeks pa sila. So, panay-panay ang taping pa rin naman nila. Although, ang dami na rin naman nilang advance episode, di ba? Correct. Advance yung mga episodes nila, ha? Mga ilang linggo na nakalipas nung makuhanan yung mga yun. Yan, oo. Pero ang bongga, di ba? Talagang mga fans ng Dombell, talaga naman pinapanood ang Can't Buy Me Love. Alam mo, pati nga si Rupa Luchez, inuusisa. Ano bang mangyayari sa Can't Buy Me Love? Tinatanong, ano bang magiging ending? Oo, excited na ang lahat, di ba? Oo. Yan. Yan. Pasabog na ang kaseksyan ni Rupa kasi nagda-diet din naman talaga siya, di ba? Sa tulong din ng ni Doktora Vicky Bello. Bongga. Eto pa ang bongga. Isa pa, yan. Nung isang araw kasi in-announce, inilabas na nga ang poster kung saan ay naka-announce na si Jane De Leon ay special guest sa Janella. Reimagine concert ni Janella Salvador. Isa ka ba sa na-excite? Yes! Kasi nga, di ba, first time to na magsasama sila sa isang production number kung sakasakali. Kasi una natin sila napanood sa Darna, no? Kahit na hindi sila magka-love, may maraming nag-ship sa kanila kasi magkaibigan yung role nila doon. Tapos yun, naging turned enemy dahil nga nung malaman ni Darna at na si Valentina pala si Regina, yung character ni Janella. Yeah. Pero ang bongga-bongga ni Janella, di ba? Na nagpaka-story sa bago niyang kanta. Oo nga. Pero yung mga fans talaga, para sa kanilang dalawa, no, tagang all out, talagang siniship silang dalawa kahit hindi naman sila mga tomboyita talaga, di ba? Correct. Gusto a GL project for them. Oo. Pero yun nga, nakakatawa na mag-guess si Jane De Leon sa Janella Reimagine. Siyempre, sa April 19 na yan, di ba? Sa New Frontier Center. Naku, katapat ang Regine Rocks, The Repeat, sa April 19 sa MOA Arena. Pero hindi naman daw kagustuhan ni Janella na tumapat sa ating Asia Songbird, di ba? Yun na lang daw talaga kasi available. Marami rin kasi kapwa niya Star Magic Artist na talaga naman may mga isasalang din na concert, di ba? Pero alam mo at saka gusto niya gusto niya nga daw sana na sige, tapusin mo na bago ako pumasok. At saka gusto niya daw nga sana na mag-guest si Regine, kaya lang nga hindi pwede kasi magkasabay yung concert nila.
Pero sinabihan niya, umiling siya kay Martin Ubera na mag-guest sa concert niya. Mukhang pagbibigo ni Martin at saka tatakbo si Martin sa MOA. Ipapasok yata si Martin sa start ng concert. Re-imagine. After the opening, si Martin na para makatakbo agad. Makatakbo agad doon kay Regine. Hindi ko alam kung guest si Martin kay Regine o manonood lang si Martin, di ba? Pero eto ha, ang so aabangan natin yan. Pero eto ang maganda ha, nag-announce na ang GMA ng tungkol sa Chances Are You and I movie ni Kelvin Miranda, di ba? Oo. Napasok sa isang film festival. Oo nga. Sino nga? Si Kira, no? Si Kira kasama ni Kelvin dyan, di ba? Oo. Pero bakit si ano? Si Beauty nakalabas. Oo nga. Bakit after all yan? Oo nga. Chances Are. Asan yung Chances? Si Kira Ballinger. Oo nga. Anyways, eto na, sabi nga ng GMA7, congratulations to Kelvin Miranda and to the creators and crew of Chances Are You and I for being selected as a spotlight entry at the Jinsu Arigato International Film Festival in Nagoya, Japan, May 25-26, 2024. Chances Are You and I will hit cinemas nationwide in 2024 following the festival. Oo nga. Sabi rin sa akin ni Tyrone James Escalante, the manager of Kelvin Miranda nga, talagang ipapalabas daw dito sa Pilipinas magkaka-press con, di ba? So abang-abang lang tayo, di ba? Bong Girls. Mm-hmm. Sa totoong Bong Girls, yung 6th birthday daw ni Kai. Ah, oo, siyempre anak ni Richard and bunsong anak ni Richard, 'di ba? Oo. Siyempre, ang bongga lang kasi ito what do you call this? Kayang nakalimutan ko 'yung sasabihin ko, nawala ako. Pero ito. Yan. Okay, kahapon ang birthday, no? 6 years old na si Kai, ang bilis ng panahon. Actually, sa April 29, 11 years old na naman ang panganay ni Richard na si Zion, di ba? Pero, yes. Kahapon ang birthday ni Kai, bukas may pa-birthday party si Richard at si Tita Annabelle kay Kai. Si Tita Annabelle, busy sa pag-i-invite ng mga artista na may mga anak, no, para umaten bukas. At eto na, inaaway-away niya ako. Naku, wala ka pala. Paano, ano, ikaw pa naman invited ko na sa press, ganyan. Ako, tita, bigyan mo na akong picture, pamigay ko na yan. Oo. Eh, hindi. So, kawawa naman, hindi ka makakasali sa celebration, ganyan. Eh, syempre, lagi nandun ako sa mga important events, sa mga Gutierrez. Pero this one, eh, pass muna ako kasi nga, nandito ako sa Dubai, tapos papunta ako ng Paris, di ba? Oo. Pero, yeah. Ang saya-saya lang ni na Richard at saka ni Tita Annabelle dahil aligaga sila sa pag-aasikasa para nga sa birthday party, sa 6th birthday party bukas ni Kaya. Ang magaganap yan somewhere sa may south area, di ba? Oo. Okay. Yes. Oo nga. Maganda nga, no? Super may bonding ang mag-ama na sina Richard tsaka dun sa mga anak niya habang nag-aantay siya dun sa pagsisimula ng kanyang bagong projects sa ABS-CBN Studios. Yes, at syempre, yan ang bongga-bongga nga, no? Dahil mahaba-haba na tayo, kanina kasi binanggit ko si Francine at si Seth. Ay, yes. Ito na. Alam mo, ma-excite ang mga fans abang wala pa silang TV show. Eh, uunahin muna ang pelikulang gagawin nila. Ulam mo kung saang production company. Pa? Regal? Oh, may premyo ka. Oh, bibigyan kita ng... Regal? Ay, nakuha mo ka agad. Oo, sa Regal Entertainment. Yan. At eto ha, eto ang mga nakuha kong detalye tungkol dyan. This April nga, so pinitch na sa kanila yung istorya, di ba? This April na raw magsisimula. Actually, right now, nasa may Jensen sila, may show sila sa KCC. Tapos may isa pa silang mall sa isa pang KCC mall, ha? Ang bongga, dalawa, di ba? Pero eto, ha,
Eto ang sabi, si Direk Pauwi. Sino ba si Direk Pauwi? Oh, April 2 daw. Sorry. Si Direk Pauwi, April 2. I think April 3 na shoot nila. Pauwi! So yung director na hawak, Pauwi ng Pilipinas ng April 2. So eight, baka April 3 ng shooting nila, di ba? Oh, after Halloween. Actually, ang ganda daw ng pelikula, no, nagustuhan ng nila Pansin at set yung pinit sa kanila na pelikula ng Regal Entertainment entertainment ni Miss Rosel. So, abang-abang tayo. Yan, siguradong magkakaroon ako ng set visit dyan. Sasama kita. Bongga! Sasabihin ko kay Miss Rosel, kailangan kunan ko yan. Di ba? Yan. Yes. At saka maraming fanset ang nagbabasa ng Abante. Fanset fans. Oo nga. Alam mo, sinishare nila. I'm sure sinishare nila. Yes. Yung mga links, di ba? Di ba? Oo nga. Di ba? Yan ang bongga. So, abang-abang na pa sa mga fanset fans para sa kanila. Yes. First movie nila to, di ba? Together, di ba? Yan. Yes, first movie. Actually, may movie na sila before. Pero for online streaming. Hindi pa, hindi yung pinalabas sa sinihan. Pero ito ipapalabas sa sinihan, di ba? First theatrical, first theatrical nila. Theatrical movie nila. Yeah. Nagkukutom ako dahil kasi pagising ko, sumala ka agad ako, hindi pa ako makain, di ba? Nag-edit pa ako, di ba? Ano kasi tangalian ngayon dyan. Kailangan mabigay ka pa ng chika. Ito nga, si Claudine Barreto, super sexy ngayon. Oh, actually nakasama niyo siya sa press con, di ba, nung Wednesday. Kumusta? Yun. Sabi ko siya. Okay. May mga iba. Nininaw niya yung pinapalabas na ano, may relasyon silang dalawa ni ano, Yasser Marta. In love daw si Yasser Marta sa kanya. So syempre dininay niya, di ba? Close lang si Yasser sa pamilya niya at sa kasama niya. Dahil sa nagkasama sila. Magkalapit yung bahay. Lovers, liars. Pero, ang tagal na rin daw nilang hindi nakikita rin ni Yasser. Kasi matagal-tagal na rin tapos yung taping nila, di ba? Serye. Yes. O, tsaka magkalapit lang daw kasi yung parang bahay yata nila. Sa Marikina kasi si Yasser. Yung basta malapit lang daw yung ano nila. Ang bahay tapos, kasi ni, ano, ni... Yan, kumakain ako. Nakikita ba ako sa camera? Hindi, si Claudine ang pinakita. Sabi niya, kung natin pakita yung ano, pagkain ni June, wala namang bayad na sponsor yun. Yan, pero, yan, nakakatuwa nga, di ba? Ikaw, naniwala ka. Pero crush, umamin si, asin na crush niya, si ano, di ba? Si, ikaw, naniwala ka. Man, more ang paghanga lang. Pero ka naman hindi. Sandali. Yes, saka kasi puro food din yung pinapakita sa Claudine, ha? Inos. Pero, sandali, kung ikaw ba na may in-love ka kay Yasser, di ba? Ang macho ni Yasser, di ba? O, pakita niyo na kami. Paulit-ulit naman si Yasser. Tsaka si ano kami na pakita niyo. Yeah. Ikaw ba may in-love ka rin kay Yasser? Kung ikaw si Claudine. Hindi, na-meet ko na siya before, naka-ano ko na siya before. Noong, sandali nila. Hindi, sana ko na siya sa, noong nag-audition siya for Pinoy Big Brother. Noong nag-workshop pa siya sa Star Magic Workshops. Kasama yung nanay niya. Yes, hindi pa siya, hindi pa malaki katawan niya that time. Ah, talaga, payatin pa siya. Yes, tapos mukha siyang Arabong-Arabo. Pero ayun nga, ako hindi rin ako naniniwala. Naniniwala kong press lang si Claudine and Yasser. At mali yung mga feeling ng iba na engaged sila. Kasi nga, naging click sila sa Lover's Liar. So, Lover's Liars, kaya akala ng iba, totoong nagkaroon sila ng relasyon. Pero wala silang relasyon. Pero eto na ang pinakakaintay nyo. Ang daig kayo ng BI ko. Yan, pakita natin ang anong bumper. Ayan, namiss ka ng mga ano, taong ng mga viewers natin na nagbibigay ka ng BI.
Oo nga, pero eto medyo maingat tayo. Medyo hindi natin ano, sila na lang humula no, kung mabubuking nila. Kasi alam mo ba na ang isa pa lang premyatong aktor, eh muntik nang mahiwalay sa kanyang misis. Muntik silang maghiwalay talaga. Kasi nabuking ni misis na may karilis yung isang flight attendant. FA to si aktor. Yan, medyo sinisinok-sinok ako. Except kumain ako. Anyways, pero ang chismis, nung una, nabuking na ron ni misis, pero akala niya, naghiwalay ng kanyang mister at ang FA, pero nabuhin niya lately na magka-relasyon pa rin pala yung dalawa. Nakakaloka, di ba? Oo nga. At eto na, malihim daw si aktor, kaya pati yung BFF niya, na isang businessman, eh, hindi alam nung tungkol sa chikang yan. Oo. Pero yun nga, may mga nichichisla sa close kay aktor na in love daw siya at talagang minimaintain niya si FA noon pa man, di ba? May nagkwento nga sa amin dati na nakasama ni aktor sa isang country somewhere in Europe ang girl na to. Tapos nang may nagtanong kay aktor kung sino yung girl, pinalabas niya na kamag-anak daw niya, di ba? Oh. Pero ang tagal na ron ng relasyon ng dalawa, di ba? Pero yun nga, ang maganda, kahit nabuking ni Mrs. ay napatawad niya si Mr. Hindi ko nga lang alam kung sinabi ni Mr. ni Premiano, aktor, na iiwanan niya na ang FA na kanyang other woman, di ba? Sa tingin mo, kaya nagkabati si aktor at ang Mrs. niya, kaya hindi nahuwi sa hiwalayan ng relasyon nila ay dahil iniwalayan na ni aktor si FA? Oh, baka yun ang sinabi niya sa kanyang misis, no? Para pero hindi sila maghiwalay. Oo, matulis din kasi ito si Preñadong aktor. Eh. Ang gwapo pa rin, di ba? Mm-hmm. Wow, sino kaya ito? Oh, eh, I'm sure na... Si, wala na lang tiyo. Kasi mamaya... mapanood ni Mrs. ang vlog natin to, ang ating Anything Goes show, eh talagang isipin pa nila, isipin niya magbalik sa kanyang alaala ang pagtataksil ng kanyang mister na premyadong aktor at matuloy ang kanyang hiwalayan. So, hindi na tayo magbibigay ng clue, di ba? Pero yaan, Vix, ayan, kahit hirap na hirap ako sa pagbitbit ng, kasi nasira yung isang gadget ko na dapat gagamitin, no? Nahirapan ako makapasok, nahirapan ako yung nahawakan ko, di ko alam paano ako papasok, di ba? Pero yaan, ang saya-saya na nakasama pa rin natin sila. Siyempre, dito pa rin sa number one, ang pinakamalaking yan. Isang kamay, kasi hawak na isang kamay ko yung phone eh. Sa online world, ito po ang Abante Teletabloid. Siyempre ang aking co-host dito sa Anything Goes, si Bix Almacen. Bix? Yes, thank you sa ating mga viewers ngayong hapon at magbabalik tayo after Holy Week, diba? Ito yung last episode natin bago. Wala tayo. Holy Week, yes. Wala po muna kami. Mm-hmm. Pero sa April 4 and April 5, eh nandyan na kami, diba? At mabalitaan namin kayo. Ano nga ba mga magaganap sa It's Showtime sa Channel 7, diba? Pati sa yes. It Bulaga, pati sa kabak-to-back show neto, diba? So, kayo may willing reveal namin. Sa April 4 and April 5 sa aming pagbabalik. At siyempre, ito po si June Lalin na masayang-masaya na nakasama po namin kayo dito sa Anything Goes. Siyempre, sabi ko nga, dito lang sa nag-iisa ang pinakamalaking T sa online world, ang Abante Teletabloid. Bye for now! Bye, Pix! Bye! Bye! Bravo! Who is this? At Chikahan, all in one sa Anything Goes with June Lalin.